Namigay ng kondom ngayong Valentine's Day ang isang kumpanya ng kondom para isulong ang safe sex. Pero kinontra ito ng isang pro-life group na namigay naman ng mga candy. Samantala, isinusulong ni NYC o National Youth Commission Chairman Aiza Ziguera na babaan ang edad ng pwedeng magpa-HIV test sa 15 anyos mula 18. May report si Maki Pulido. Habang siksika ng mga namimili ng bulaklak, marami sa kanila mga estudyante ngayong Valentine's Day. Tila naglaban ang mga pabor at kontra sa kondom. Candy ang pinamigay ng grupong Filipinos for Life. Kontra sila sa naunang balak ng Department of Health na mamigay ng kondom sa mga senior high school student na nakasaad sa reproductive health law. Chastity is still the best solution to form our young people. Parang ang mentality na iniiwan ng pamimigay ng kondom ay doon lamang ang solusyon. It's a shortcut decision. Pero hindi nagpatalong isang kumpanya ng kondom. Ilang araw na silang namimigay ng kondom, pati mga taga-Filipinos for Life binigyan nila. Ang utak kasi ng tao medyo minsan, ang when it comes to condom, stigmatized po tayo. Safe sex po at wala pong masama sa paggamit ng kondom. Hindi natuloy ang pamimigay ng DOH ng kondom sa senior high dahil sexuality education muna ang gustong tutukan ng Department of Education. Nanghihinayang ang DOH lalo pat tinatayang 62% ng HIV cases sa bansa ay edad 16 hanggang 24. Marami sa mga edad na ito ang hindi pa alam na may HIV na sila, hindi sila nagpapatest at wala silang servisyo na tatanggap. Yun ang malungkot doon. Naghahanap ng ibang paraan ang DOH na hatiran ng serbisyo ang mga kabataan. May DOH health facilities namang namimigay ng kondom, pero tulad ng HIV testing, kailangan may permiso ng magulang. Kaya sabi ng DOH, hindi nila nakikitang tataas ang bilang ng mga kabataang magpapa-HIV testing at tatanggap ng serbisyong medikal kaugnay nito. Ang gusto naman ni National Youth Commission Chair Aiza Ziguera, ibaba ang edad ng mga pwedeng magpa-HIV AIDS test nang hindi kailangan ng permiso ng magulang. Mula 18 years old, dapat na raw itong gawing 15 years old. Alam po natin sa batas ngayon, if you're under 18, you can't get tested na wala pong parental consent. And we all know how hard it is. Maki Pulido, GMA News.